Connie, andito po kami sa terminal ng van at naghihintay po kami ng oras ng pag-alis ng sasakyan namin. Inaayos pa po yung mga seat number. At si Nanay Lilian po andun po sa loob ng sasakyan. Hindi ko na po pinababa kasi po nahihirapan po siya huminga at konting lakad lang, napapagod na po siya agad. At kasama ko po yung anak niyang isa sa mga anak niya na kapatid nila Lorna. Dadalhin natin sa EVRMC para mapacheck up po siya at matingnan ng dalubhasang doktor at magamot siya ng tamang gamutan po. Sana po ay makimo po siya sa pagdating namin doon, mapabilis yung paglakad ng mga medical records niya. Dinala po muna siya doon sa holding area para ispa swab test. Kami po ay nag-antay ng tatlong araw po doon sa holding area para mag-antay ng resulta ng swab test. Pero awa naman ng Diyos, kahapon po ng bago magtanghali na alaman po namin yung resulta po ng swab test ni Nanay Julia ay negative po yung kanyang swab test. Thank you Lord. Salamat po rin sa lahat ng mga nagperfect kay Nanay Lilia sa kanyang kagalingan. Maraming salamat. At nung nalaman po namin na yun nga po yung kalagayan ni Nanay Lilia, yung si Monica kasama kapagbiyahe dito ng madaling araw ng Lilianis, pinaalam niya sa mga kapatid niya doon. At ito si Lorna, siguro sobrang pag-aalala. Kaya po siya sumugod dito ng pasado alas 8 ng gabi. Siya po ay nagbiyahe papunta dito mula Burungan hanggang dito sa hospital para makasama niya yung kanyang nanay at makatulong din sa amin nila Monica at para po kay Nanay Lilia. Kaya po hanggang ngayon, araw po ng Lunes, kasama po yung dalawa pang anak ni Nanay Lilia, si Monica, yung nakakatandang kapatid ni Lorna, at si Lorna nandito pa po. Kahapon po dapat siya uuwi dahil papasok po siya sa eskwelahan. Kaya lang po, dahil siguro naaawa po siya dahil nakikita niya yung kalagayan ng nanay niya, kaya po siya nag-absent ngayong araw ng Lunes. Nasa holding area po kami, ay si nanay po ay patuloy pong nagbleeding yung kanyang sugat sa dibdib, kaya binigyan kami ng form para kumuha ng tatlong bag na blood type B positive at nakakuha naman po kami doon sa blood bank ng ospital at naisali na po kay nanay. At sa totoo lang po, si nanay po ay makikita nyo ngayon ay hirap talaga po siya sa kanyang paghinga doon sa dahil nga sa kanyang karamdaman, lalo na ngayong araw na ito, hirap na po siya. Sobrang pananakita ng kanyang karamdaman. At awa naman ng Diyos, yung mga anak niya dito ay nagtutulungan. Ina-assess ko po yung kanilang pang-araw-araw para mas mapagaan po yung mga kailangan po nila, kung ano po yung maitutulong ko at pakayanan ko. Sa lahat po ng mga busilak na po sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyo. Kay Tito Bong, salamat po Tito Bong sa walang sawang pagsuporta kay Sir Pony, sa mga katulad ni Nanay na iyong naabutan ng pagmamahal. Thank you Tito Bong sa 5,000 na iyong financial na support kay Nanay Lilia. Maraming salamat po Tito Bong. Ang Diyos na lang po ang magbalik, siksik, liglig, umaapaw. Pagpalaya pa po kayo ng Panginoon, maging malusog lang po kayo sa araw-araw, lalo na po sa trabaho ninyo. At sa lahat po ng mga pagmahal ng mga sponsor, salamat po sa inyo.
kasama ko. Yung anak ni Nanay Emilia. Yun po yung anak ni Nanay Emilia. At yun po yung mga kasama namin dito. Kapwa mga balay ng mga pasyente, mga runner. Yung ibang kasama nila nasa loob din na patuloy na rin po ako kanina. Ngayon po ay nagising lang dahil nag-CR. Apat na gabi, wala talaga kami mahigaan na maunat yung mga katawan namin. Pero tis-tis lang at kawa ng Diyos, itong panglimang gabi, ayan, nakahanap na kami lang ng mahihigaan na mauunat po yung mga katawan namin. At bumili na lang po kami ng mga karton para ipangsapin sa amin mga hihigaan. At ito nga po. At mas okay na po ito. Kisa yung nasa labas po kami ng emergency room na nauulanan dahil po sa akas ng ulan. Ito po, polibok po kami dito. Polibok po yung hotel. Imagine house. Ayan, ang dami. Mahirap kasi kung saan-saan po kami pumipesto dahil pinaalis kami ng gold. Hindi ko po nilalakas ng boses ko kasi mga tubo. Baka mapagalitan ako. Lahat po sila hindi. Time check po ay alaw na lang po ng madaling araw ng Miyerkules. Nilagyan po siya ng oxygen. Hanggang ngayon umaga, pag-akyat po ni Ate Lina, yung ate ni Lorna, na ang kanyang kalagayan ay naka-oxygen pa po. At yun nga po, hindi na po kinausap ni Lina yung kanyang nanay dahil hinahapo pa po sa pagsasalita. Ngayon po ng araw na ito ay umaasa po kami na sana yung mga laboratory ay magawa na po. Kasi po yung, syempre po, nag-aantay po kami na hanggat maaari, mapadali. Kasi nga po, sabi ng doktor kahapon ng umaga na immediate po siyang kailangan i-CT scan, tsaka i-X-ray, i-ultrasound. Pero dahil siguro ang daming pasyente dito sa medical, sa Eastern Visayas Medical Center, napakadaming pasyente na kaya po ay medyo natatagalan po yung mga ibang laboratory kay nanay. At saka isa pa pong nakakasagabal po kay Nanay Lilia, yung kanyang masyadong mababa yung kanyang blood pressure. Kaya po yung proseso sa kanya na imbis kailangan niya ng i-X-ray, tsaka kailangan siyang i-ultrasound, tsaka i-CT scan. Dahil nga po hinahapo siya sa kanyang paghinga, tapos yung pagtanggal pa ng tubig sa kanyang baga, at yung kanyang blood pressure ay hindi pa nagiging normal dahil siguro po ay sobrang hirap po siya makatulog simula po nung nasa bahay siya doon sa Borongan hanggang sa pagbiyahe po namin. Yun po problema kay Nanay Lilia, yung sobrang babaan po ng kanyang blood pressure. Dahil yung tatlong bag ng dugo, yun po ay naisali na po sa kanya. At ngayong araw po ay nag-aantay po kami nila Lorna tsaka ni Lina na naway kahit man lang yung X-ray o kaya CT scan na malaman o kaya isa doon sa mga laboratory na kailangan magawa po kay nanay para malaman po namin yung resulta po ng susunod na hakbang na gagawin ng mga doktor. Bali ang sabi po ng doktor na yung kay Nanay Lilia, tinanong po siya kung gusto niyang operahan
at tanggalin. Nagsagot naman po si Nanay Lilian na gustong-gusto niya maopera yung kanyang dinadalang karamdaman na breast cancer na pumutok na. Sobrang nararamdaman niya yung pananakit ng kanyang sugat sa dibdib. Tumatagos na po sa kanyang likuran dahil nga po kumalat na po yung kanyang cancer cells sa kanyang katawan. Ngayon po titingnan po na sa laboratory yung magiging resulta, yung kanyang ultrasound, CT scan, X-ray, kung titingnan po kung ano po yung pwedeng gawin ng mga doktor sa kanya para makapunta na sa ibang paggamot kay Nanay Lilia. Ang anim na po na araw ngayon at andito pa rin kami at kulang sa ligo at normal po yan na ang isang assistant at isang bantay na hindi makatulog ng normal. Namamaluktot po kami para maka-idlip, makatulog. At iniisip po namin na baliwala yan kasi mas masakit pa yung, malala pa yung nararamdaman ni Nanay Lilia sa kanyang karamdaman kumpara po sa amin na hindi lang makaligo ng araw-araw at pati pag tutut brush minsan sa 12 hours minsan isang araw hindi nagtutut brush dahil nga po kulang sa tubig at nagtitipid din para yung matitipid para po sa pagpapagaling kay Nanay Lilia. Sobrang sakit na hindi na kaya ng likod namin yung nararamdaman namin na sobrang pagod na hindi po naunat yung aming mga katawan sa apat na gabi na pagtulog. Ang ginagawa namin, nakaupo lang kami nila Lorna. At ngayong araw na ito, araw ng Miyerkules, meron po sa amin na karumit namin doon sa tinutulugan namin. Kagabi po, maganda po yung tulog namin kasi nga po nailatag na po yung likod namin ng aming mga katawan. Kaya po sobrang na-relax po yung aming mga katawan dahil po sa doon kami na nakahiga po kami ng mas maayos kaysa yung nakaupo lang na sobrang hirap na tapos patatayuin ng gwardiya at paalisin. May daatabay didihin nga Luyuhit Hininga Hospital hit Servisayas Medical Center at tinisting namin ni Lina na puntahan. At sinabihan kami ng nagturo sa amin na kababayan natin na may pasyente rin sila dito sa Eastern Visayas Medical Center na kung gusto na namin, doon kami sa likod, magtitiis nga lang kasi medyo malayo papunta rito at saka ano siya, liblib siya na lugar, madamo po siya. Kaya ngayon, tinisting namin ni Lina na pumunta dito kasi gusto namin makatipid at diskarte lang po. Ayos na kasi makakaligo na kami na unlimited tubig at saka hindi na kami basta magbabayad. Kaya lang ito po yung ano yung daan ng papunta po rito. Itinuro sa amin ng isang roommate namin. Ito po. Ayan. Ayan, liblib na lugar ito mga kaponi sa likod po ng Eastern Visayas Medical Center. Ayan po. Ayan. Ito po yung balon, yung atabay na na itinuro sa amin. Sa loob ng 6 na araw, at least po, nalibre po kami sa tubig. Hindi na po kami magbabayad ng 50 pesos, 40 pesos, 15 pesos, 25 pesos. Dahil po sa meron sa amin nagturo na naawa rin sa amin kaya ito kami ngayon sa atabay, dito po kami maliligo. Ito yung si Lina, yung kapatid ni Lorna at saka ni Veronica. Ayan. Ayan. Anong pakiramdam? Okay na, makaparego na. Pag Tagalog, God. Ay. Okay na, nakaupo. Yung anak ni Nanay Lilia na babae, ito po yung kasama ko
dito sa ano sa labas ng ospital, kami pong dalawa yung runner, taga-bili kung ano man mga kailangan. Yan. Isa ang anak, 26 anyo, si Atilina, kapatid nila Lorna tsaka ni Veronica. At siya po ay hindi kaya maglinis ng may dugo, kasi pag nakikita ka ng may dugo, anong nararamdaman mo? Natatakot ako. Kaya bawal siya doon kasi mahina ang loob niya. Kaya si Lorna, yung nakababata niyang kapatid, yung nagbabantay doon. Siya yung naglilinis ng sugat. Anong masasabi mo kay nanay mo? Nay, magpagaling kayo. Dito lang kami. Maghihintay kami sa hanggang sa paggaling mo. Malihaw, Papa Poy. Tita Joyce, malihaw. Yan, malihaw. Yung bahay na yan, wala pong nakatera. Kahapon po, nagpadala po si Sir Pony ng financial support po para po kay Nanay Lilian. Gusto ko pong i-shout out ang lahat ng mga tumulong, ang nagbigay ng financial support simula noong umpisa nung nakilala namin si Nanay Lilia hanggang ngayong kasalukuyan. Maraming salamat po sa inyo. At kay Tita Anonymous sponsor, nagbigay po siya ng 5,503 pesos. Kay Tita Merna Finn, nagbigay po siya ng 3,000 pesos. Kay Tita Marilu Soriaga, nagbigay po siya ng 3,052 pesos. Kay Anonymous sponsor, 2,000 pesos. Kay Tita Mayang, 5,000 pesos. At sa lahat-lahat po na nagpaabot, kay Tito Bong, salamat po sa 5,000 na inyong ibinigay sa financial support niyo po kay Nanay Lilia. Itong pera na to ay sobrang malaking tulong sa pangangailangan ni Nanay Lilia at sa pang-araw-araw na pangangailangan po. Thank you at God bless po sa lahat. Salamisa. Kaya at sa pera pwede mo tayo salamisa ang paakon mo. Alikot. Pag-inquire lang ang mga ibang kung kunhain it mas comfortable ano. Ayan, hello, good morning Tita Maya, good morning mga kapon, andito po kami sa room for rent, tinitingnan po namin kung maganda po at saka magiging komportable po. Pero sa ano po, sa aking observation, okay naman po dito kasi pinakamalapit sa Eastern Visayas Medical Center at pagkatawid lang ng kalsada, dito na yung ano, yung room for rent na matutulugan po namin ng kami po na bantay ni Nanay Lilia. At mas okay na po ito. Ang bali, ang ano po nito, ang renta po nito sa loob ng isang linggo ay 1,000 pesos po. Mas malaking discount po kumpara doon sa ibang boarding house na kesa sa ibang room for rent na talagang malaki yung singilan nila dito. Pakita ko lang po. Ito po, tama lang sa kahit mga tatlo o apat na katao dito. Ayan, may electric fan, tapos may isang ilaw, tapos may isang table. Yan po. Okay naman po dito sa ano, sa room for rent na ito. At ito po yung kanyang saraduhan. Kahit pa paano, mas komportable po ito kaysa doon po na nakikipag sa overcrowded ng compound ng hospital. Doon po kami natutulog. Mas okay po dito, Tita Mayang. Salamat po sa tulong. Ayan po mga kapon, itininan po namin. Tapos mamaya po, babalik po kami dito para at least dito na po kami matutulog. Ayan, pipili po kami sa dalawang kwarto na ito. Malaking tulong na po ito para sa amin na katulad namin na nag-a-assist kay Nanay Lilia. God bless po sa iyo, Tita Mayang. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ngayon, ito na tayo sa kalsada. Ngayon yung FBRMC.
Kuya. Hello. Ay. Ayan si Kuya, karumit po namin. Well, ito yung wall namin, oh. Pwede kami magsandalan. At saka ito naman yung room namin. Original din po yung ano niya, yung kanyang banig, banig. Oh. Nanay ko, busta. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Medyo okay na po, pero siyempre mahirap pa to. Eh, masakit yung sugat ko kanoon eh, sa Pilipino. Mahirap po. Basta lakasan mo lang yung loob mo na eh. Madali akong mapagod. Yun ang ano po. Mahirap yung ano. Basta kayanin mo ang lahat ng procedure na gagawin sa'yo ng mga doktor. Opo. Kayanin mo at lagi mong isama sa dasal yung araw-araw na yung pag-estay dito sa ospital. Opo. Para sa iyong kalakasan ng iyong katawan. Maging positive lang po nanay sa iyong isipan na kayo ay gagaling at maoperahan. Opo. At meron pong nanay nagpaabot ng ano ng pagmamahal. Ito po. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Teka, ayusin natin. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yung bali 18,000 po yan, yung 2,300 pinangbili na po ng pagkain ni Nanay Lily at saka namin. At yung iba pinangbili po ng yung iba po pinangbili po ng medical needs, kaya yan yung natira. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong po sa amin. Salamat po, malaking bagay po ito na makakatulong sa akin sa pagpagamot ng sakit ko po. Maraming salamat po. Welcome po nanay, magpagaling po kayo at lakasan lang po lagi ang loob nyo nay. Ano po nay? Opo. Sige po. Si Lorna uwi po yan sa Lunes para pumasok sa school. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong po para kay nanay. Hindi nyo na po yun problemahin pa. Maraming salamat po talaga. Sige na po ang bahala mo. Balik po sa inyo ng trip ang biyang. Stay safe. You're welcome. God bless po sa lahat po ng mga sponsor. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Pagaling po kayo. Pagaling.